Bata pa lang ako, nangarap na ako yumaman. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Tatay ko, kalpintero lang. Nanay ko, silbi, di sa palengke. Naalala ko noon, grade 6 ako na to, yung age of 12. Nagkaroon ng malubang karamdaman ng tatay ko. So walang choice, ang ginawa ko, tumulong ako kagad sa kanila. So ang ginagawa ko, pumupunta ako ng Tugigaraw para at least magbenta ng lighter, bawang, sibuyas, tsaka gamot. Pag may nakikinikitang maliit na pera, ang ginagawa ko, pinabibili ko ng gamot. So ang masaklap pa noon, December 2000, namatay ang tatay ko. So hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano kami magtatapos ng pag-aral ng mga kapatid ko. So, pagdating sa high school, sobrang hirap kasi hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy ng pag-aaral. So ang ginawa ko, nag-special offer. Nagbebenta ako ng mga balde, langgana. So gumraduate nga ako ng high school, pero pagdating sa kolehiyo, talagang hindi ko na kaya, sobrang hirap. Nag-apply ako sa isang department store ng janitor. As a janitor, sobrang hirap kasi nga lahat ng classmate ko nung high school, kinukutya ako sa tuwing makikita nila ako. So sabi ko, okay lang yan, bilugang mundo, hindi natin alam ang pagbabago ng pagkakataon. After ng contract ko, natanggap naman ako sa isang McDonald's. So naging crew ako ng McDonald's for almost 3 years and then na-involve ako sa isang fraternity. Sobrang hirap ng mga dinadanas ko laban, naranasan kong mabato ng bote sa bibig. Naranasan ko masuntok ng knuckle sa mata. Sa isang linggo siguro, dalawang beses ako makukulong. It's either sa barangay or di kaya sa PTU. Pero inisip-isip ko, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng buhay ko nito. It's either makulong ako or mamatay ako. So nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na kung saan mababago ko yung takbo ng buhay ko at may babalik kong respetong nawala sa akin na matutulungan kong pamilya ko. After 2 days that prayer, bigla ako nakareceive ng text. Nang sabi sa text, do you want to be a part of the Millionaire's Club? Sabi ko sarili ko, lokohan yata to. Ito yung tinatawag lang spam text. So since curious ako that time, so pinundahan ko siya. Nahihiya pa ako pumasok sa seminar room. Kasi ang itsura ko nun, taong kanto. Kinakainis ko pa nun, may pampaputing product. Eh kung titignan mo ang kulay ko, maitim ako, sabi ko, lokohan to ah. Pero sabi ko sa sarili ko, wala naman siguro mawawala since nandito na ako. So pinakinggan ko siya na para yumaman ka daw, kinakailangan mo lang ng mga kaibigan. Sabi ko, kung sa fraternity nga, nakaka-recruit ako, pinapahirapan namin yung tao, pinapaddle namin para lang makasali sa organization namin. Eh dito pa kaya sa IM Global na wala ko ibang gagawin kundi magre-recruit lang din, kakausapin mo, pag nagustuhan, mag-join. Sa fraternity, ang sakit ng palo. Pero sa IM Global, ang sarap ng palo kasi every pasok, every palo, 1-5. Pero back of my mind, nandun yung fear and doubt, baka walang maniwala. So ang ginawa ko, kinausap ko yung nanay ko pag uwi ko ng bahay, excited, sabi ko, ma, isasali ako sa IM Global, magne-negosyo ako. Ang nanay ko, hindi naniniwala sa akin, pinagtawanan ako. Sabi ko, sige, benta ko na lang yung motor ko. Sabi niya sa akin, akin yung ORCR ng motor mo at ito yung mga damit mo, lumayas ka dito. So pinalayas ako ng nanay ko. Sabi ko, okay lang yan. Pray na naman ako, Lord. Kung ang IM Global talaga para sa akin, Lord, guide me please. Nung nag-join ako, akala ko, yun na yung start ng pagyaman ko. Pero hindi pala ganun kadali. So dami ko pinagdaan ng hirap, kutsa, panlalait. Nasabi sa akin, tignan mo itsura mo, walang maniniwala sa'yo kasi nga dati kang siraulo, dati kang basagulero, tapos nga magpo-promote ka ng pagyaman, walang maniniwala sa'yo. So, ikaw, nung kumita ako, papayos ko yung bahay. Nung napayos ko yung bahay, mas lalo ko pang ginalingan, mas lalo ko pa sinipagan na sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng kotse. After 2 years, ito, bagong-bago ngayon, dinadrive ko, Hyundai Elantra. Ang bango! Nung nabili ko yung sakyan, pag uwi ko ng bahay namin, hindi ako marunong mag-drive. Ang IM Global ngayon, mas lalong lumalaki na lumalaki. Sa mga nanonood ng video na to, sana na-inspire kita. Ako po si Albert Pagulayan, na dating konsumisyon, ngayon, inspirasyon.